yung mga nipat rin na pinagpuputol ng mga tauhan ng APECO. Tsaka yung ibang bakawan, pinagpuputol nila. Yung sign na lot 4142, nilagay nila yan. Yan daw ang lote na hinahanap nila. Wala silang pinapakita ng papel nila. Titulado ang lupa namin, arreglado ang buwis nito. Wala kaming palya sa ano nito. Kaya kami nag-react na bakit ganun ang ginagawa nila. Parang trespassing na, sabi namin, ang ginagawa nila. Pinuntahan ako sa bahay namin si Mr. Minya, yung Pinro. Mr. Minya, sabi ko, kukunin mo ang lupa namin na pinagpaguran namin, tapos ibibinta mo sa mga foreigner. Mabuti sana kung bayaran mo, sabi ko, ay hindi na raw at matagal na kaming na, ano ito, na kinabang. Sa ayaw mo at sa gusto mo, sabi niya, talagang kukunin na namin ito. Pinasok kami ng APECO na hindi namin nalalaman. Walang nakaalam kahit ang kapitan ng barangay. Kahit sino ang opisyal sa samahan namin, walang nakaalam. Mga walang respeto nga, kahit ikaw din magagalit ka. Mawawala ang ibang daan. Yung makikita ngayon ay iba't ibang sektor ang kasama po natin ngayon sa hanay ng mga katutubo kasi sila'y apektado rin sa batas ng APESA na isinusulong ng pamahalaan. Nandito rin ang sektor ng mga mangingisda, sektor ng mga kababaihan at lalo higit ang sektor ng mga magsasaka na maapektuhan ang kanilang mga lupain. At dito makikita po natin na rice granary ang lugar na ito. Ito yung pinagkukunan ng pagkain ng mga mamamayan, hindi lamang ng Casiguran, kundi ang Karatig bayan. Talagang kapag kinuha ito at inamit sa ibang gamit, ay talagang makaapekto sa pagkain ng mga tao. Tiyak ang gutom po rito. Pangalawa, ang mga lupain po rito ay hindi mga publikong lupain. Ito po ay mga pribadong lupain po, na kung saan karamihan sa mga magsasaka po rito ay mga CLOA holders o CLOA beneficiaries talagang ibinigay sa kanilang gobyerno. Kapag may korupsyon, tiyak na may solusyon. Walang kukurap! Kumusta po itong APECO, ma'am? Na-consult po ba ang mga mamamayan na Aurora tungkol dito? When I was in Congress, ako ang nag-original author ng creation ng Special Economic Zone. Ang requirement ng Kongreso, you cannot have a special economic zone built up without consultation. I personally conducted a dialogue with the people who are supposed to be affected in the three barangays around the area. Kasi ang mas mahalaga sa amin, kay Senador Angara, kay Congressman Angara at sa akin, mahalaga sa amin ang maunawa ng mga tao kung ano ang intention namin para sa kanila. Aurora is located in the Philippines, a strategic international trading hub to Asia. Aurora lies in central Luzon, a region populated by 20 million people. With road infrastructure making it truly accessible to different markets in the area. Within Aurora lies Casiguran, a natural deep water port to the region, adhesive to China and Taipei. Casiguran is a land of unspoiled virgin beauty and home to the Aurora Pacific Ecozone, or APECO, a development that will initially cover 12,923 hectares.
Bumasok po kami dyan noong taong 1962. Napakakapal na kahoyan yan. Yan po ay gubat. Yan ay pinagyaman namin, nilinis namin. Napakahirap nang naging buhay namin dyan. Papasukan ng taong hindi naghirap. Mabuti pa'y ibang taong hindi naghirap. Pinabura nila kaya sa amin. Ang trabaho ko noon ay magsasaka ng reserba. Kami na mismo ang naglawag yung lupain na yan simula noon hanggang itong pinapasok na nga kami ng asesa. Napakalawang na lupa inaangkin nila na pa gusto nilang ariin pagkat sa kanila raw. Pero ikako nga, kung kanila ang mga lupang ito, eh paano naman kaming mga mahirap na naglawag nito? Bakit sasabihin nyo na ari ninyo yan ang lupang yan? Kumu kayo, baka ako ay nasa gobyerno? May nakatira. Palalayasin mo, papatungan mo ng ibang tao. May tubigan na tinatalukan ng palay, tatabunan mo, tatayuan mo ng building. Umaangkat ka ng bigas para isupply mo sa amin na binibili namin galing ng ibang bansa. Halos hindi makain. Samantalang yung inaani namin dyan sobra pa, nakikinabang pa ang ibang lugar. Bakit mo sisirain? Hindi ba yan ang pangunahing pangangailangan natin, pagkain? Nila nila na ipinagpo-poste ng mga engineer, mga subcon nila na gumawa. Basta pinaglalagay lang nila na ipinaglalagay dyan na walang anumang konsultasyon. Basta hanggang December na lang raw kami, talis na kaming lahat dito. Ito yung magiging runway. Dito yung runway na gagawin nila. Ang sabi sa amin ng taga-ato noon, magbibigay na lang sila ng 50,000, then lumipad na lang yung may bahay. Bahala ka na. Basta magbibigay sila 50,000, bahala ka, wala sila. Ibibigay na relocation, pabahay, wala. Ang nahuhuli mo dyan, gaya ng talakitok, may nahuhuli dyan na yung yellow tuna, yan, nahuhuli yan dyan. Yung salmonete, nahuhuli yan dyan. Maraming klase ng isda nahuhuli. Pag ganyan panahon ng birabira, isang piraso ng talakitok, kawala-walaan, mahuhuli mo mga 2 kilo, nataas siya sa 5 kilo, 7 kilo, eh makaisang piraso ka lang. Pag tumimbang siya ng 5 kilo, sa halagang 100 kilo, magkano ang kinita mo? 500. Ilang oras ka lang nagbabad sa laot. Ay, pag inalis nila kami dyan sa tabing dagat, inilagay nila yung airport na yan, hindi na namin yung matitikman. O, bibili, at saka saan mo yung bibilihin kung wala na ngang mga ngawil? Wala na. Ganun yung magiging epekto nila sa amin. Inalisan nila kami ng hanap buhay. Sabi po hanggang 3 na lumalakad po nitong proyektong ito, 3 po kaming abogado. Alam si Senador, si Congressman, saka po ako. Okay, Governor. Alam po namin kung anong dapat natin gawin. Kami namang mga anggara, wala naman kaming record dito ng corruption. Wala kaming record ng pangangamkam ng lupa kahit saan. Tignan po natin, ito ba'y talaga makakabuti sa mga tiga Aurora o ito po'y para personal sa mga anggara?